buhay pa rin, no? Ito mo, pag nakikita mo si Kuya Rick, may pag-asa ka. Kasi parang yung bewang niya, tsaka yung isang ruler, isang ganun na lang, eh, di ba? Pero buhay pa, di ba? Okay, atin pong baybayin ito ulit. Ipamamuhay ko si Jesus bilang aking Panginoon at Tagapagligtas. Siya ang aking kanlungan sa oras ng problema at kahirapan. Siya ang aking pag-asa sa panahon ng kalungkutan. At ako'y nangangako na hindi ko hahanapin sa ibang lugar. Sitwasyon, tao, kayamanan man, ang lahat ng awa't biyayang tanging kay Kristo ko lamang matatagpuan. Ang ating pag-uusapan, mga minamahal, God always takes care of me. God always takes care of us. Naniniwala ho ba kayo doon? Naintindihan ho ba ninyo na kung wala ang pagmamalasakit at pagkalingan ng Diyos, hindi mo kayang harapin ang bukas? Am I right? Hindi mo kakayanin. The demands that you are facing, okay? Imagine, my son was married January of 2021. October 9, pinanganak si Lebron. And they prepared for that, okay? Naganda ng 200,000 si Jeff para sa pagpapanganak. Hindi sapat. Bakit? Yung kanyang pedya is 90,000. O, 20,000. And his osteology is 90,000. Yung kanyang doktor mismo ay 250,000. Firstborn. Sabi ko nga, lahat nung natipid namin, nung lumalaki si Jeff, napunta doon sa abo eh. Okay? Kasi may issue siya. Okay? Then, nung Thursday, sabi ng doktor sa kanya, nagtaas na siya, alisin nyo na ito na gawin nyo, nag-i-improve yung bata. You see? And I'm so thankful for that. Kung wala pagmamalasakit ang Diyos, paano mo haharapin yung gastusin na yan? Tama? Kung sinasabi ko sa iyo, mawiwindang ka. Salamat ang Diyos nagmamalasakit sa akin. Okay? Pag ikinukwento ko, na-stroke ako, na-overdose ako, na-COVID ako, okay? Eh kung walang Diyos na nagmamalasakit, sabi ko nga kahapon doon sa mga pastor na kausap ko, game over. Tama? Wala na, uwian na. Di ba? Parang tapos na laban. Bagsak na. Pero dahil may Diyos na nagmamalasakit, iniingatan tayo. Deuteronomy 8:3. Anong sabi ng Panginoon? Pag may pinagdadaanan kang hindi maganda sa tingin mo, hindi mo maunawaan, ito titignan mo. Anong sabi? Basahin natin. And he humbled thee and suffered thee to hunger and fed thee with manna, which thou knowest not, neither thy fathers know, that he might make thee know, para maintindihan mo pag nagugutom ka, pag nangingailangan ka, na ang tao ay hindi nabubuhay sa tinapay lamang, kung hindi sa bawat salita ng Diyos na lumalabas sa kanyang bibig, mabubuhay ang tao. Magugutom ka, mahihirapan ka, mawiwindang ka, matataranta ka, para maintindihan natin, hindi lang trabaho, hindi lang sweldo, mabubuhay ang tao. Kailangan din natin ang salita ng Diyos. Panginoon, samahan mo po kami. Salamat sa iyong pagmamalasakit sa amin. Kausapin mo po kami, turuan mo kami, hamunin mo kami, buksan mo ang aming isip na maintindihan namin na ikaw ay lubhang nagmamalasakit, ikaw ang kumakalinga, ikaw ang nag-iingat, ikaw ang pag-asa namin. Wala sa politiko, wala sa Malacanang, wala sa nag-usap kahapon sa Cebu. Wala po, kahit sa trabaho. Those are resources, but you are always the source. Thank you. In Christ's name we pray, and all God's people say, please be seated. Thank you very much. Okay? I always pray for you every day. Ang kagandahan, may prayer partner na ako, si Bron. Okay? Every time I see my grandson, I will take good care of her. Tulog na siya, tulog na. Kukunin ko yon. Uupo ako doon sa upuan ko. Okay? And then magpipray kami. O anak ha, ito ginagawa ni Lolo. Ito dapat yung ipagpipray natin. Ito yung pangalan niyan. Ito anak, ang pangalan niyan. Ha? Ang anak niyan si Enchang, si Neno, tsaka si Aki. Okay? O, ang pangalan niyan, Grace. Ito naman, ang pangalan niyan, Helen Villa. Ito naman, magnana yan. Ha? Ang pangalan niyan, Roda at tsaka Samantha Rain. Ito naman, ha? Ito naman yung yung magnananay, ha? Tinuturo ko sa apo ko. Kung sino kayo?
Tinuturo ko sa upo ko paano mag-memory verse. Tinuturo ko pa paano umawit. Ayun lang ang problema ko. Wala ako sa tono. Oo. Wala sa tono talaga. Pero sabi ko, anak, pagtiyagaan mo na lang yung boses ni Lolo, ni Kongkong. Pero tignan mo yung diwa. Okay? Gusto kong maintindihan ninyo, sabi ng Diyos, okay? I will humble thee. Bibigyan kita ng pagpapakumbaba. Meaning, aalisin ng Diyos yung yabang natin. Ah, may trabaho ako, may kontrata ako, may negosyo ako, na-promote ako, may lola ako, meron akong tito na nasa abroad, may kamag-anak akong nasa Paris, Tony, Tommy, di ba? Oh. Meron, pero minsan yung pa yung, di ba? Yung pa yung magbibigay na sama na, may apo ako, meron akong ganito, meron akong gayaan. Sabi ng Diyos, aalisin ko yan. Aalisin po ng Diyos ang lahat ng sinasandalan natin maliban sa Kanya. Aalisin po ng Diyos yung ating tinatanganang hindi siya. Ano sabi niya? I will humble thee and suffer thee hunger. Magugutom ka, hindi dahil gusto kang parusahan. Hindi dahil gusto kanyang magkaroon ng pagdarahop, no. Hindi gusto niya makitang ikaw ay nangangailangan, no. Upang maintindihan natin na hindi ka lamang nabubuhay sa tinapay, hindi ka lang nabubuhay sa sausage o sa hotdog o sa Jollibee. Hindi ka nabubuhay sa literal na tinapay, kundi kailangan mo rin ang salita ng Diyos. God is talking far more than just bread. Okay? Hindi lamang po tinapay ito per se. Okay? In fact, sa Bible po, bread represents many things. Marami po. Unang-una, bread represents the necessities of life. Okay? Ito po yung necessities, yung lubhang kailangan. I would like to ask you, is internet a necessity? Yes, sa mga nagtatrabaho from home. Tama? Kung ikaw ay nagtatrabaho from home, necessity yan. Pero kung naglalaro ka lang ng Mobile Legends at saka ng Call of Duty at ikaw ay tumitingin lang doon sa mga pinopost ng kaaway mo na gusto mong makita, pero mo kaaway mo na pinuntahan mo pa, nag-nod ka pa, eh digdagdag vision, pinagba-viral ba? Ang puntahan mo, yung mga post ko, yung post natin sa Peace Party List, yung mga ano, yun, pag-comment ka doon, mag-like ka, i-share mo, ganun yun. Hindi yung inaway ka na pinuntahan mo pa, tinignan mo pa, eh digdagdag vision. Di ba? Necessity yan sa mga tao. Yung bang motor, necessity. Necessity yan doon sa mga taong walang pambayad ng kanilang, yung pipila pa sa carousel. Necessity yan, tama? Pero kung ikaw naman ay kakamoti rider lang at magyayabang lang yan, hindi necessity. Oh, yung bang pagkain, necessity. O ba, upo. Tinuturo sa atin, mga kapatid, that the Bible represents the necessity of life. In fact, if you will look, okay, doon sa Matthew chapter 6, tinuruan tayo ng Diyos, ano sabi? Give us this day our, hindi monthly, hindi weekly, but our daily bread. Why? Again, the Lord said, I will humble thee, I will make thee hunger, gugutumin kita, magugutom ka, para matuto tayong umasa daily bread. Para pagising mo sa umaga, hindi yung susugod ka agad sa trabaho, hindi yung papasok agad sa negosyo. No, no, you need to say, Lord, I need my daily bread. Anong ibig sabihin? The necessities of life. Okay? When you pray, give us this daily bread, you don't sit on a couch. Hindi ka uupo lang doon sa sofa mo o sa beranda at pagkatapos maghihintay ka lang na may magbabatusin ng pera. Hindi ganun yun. Hindi. Pag sinabing, give us this daily bread, you've got to work. Magtatrabaho ka. Magninegosyo ka. Tama? Papasukin mo kasi may nanay ka, may tatay ka. Pero pag nagtrabaho ka, dapat ang layunin mo, hindi lang basta kumita, hindi lang basta ma-promote, hindi lang basta ikaw ay magka-pera at mabili mo yung bahay, no. Ang pangarap, ako, nagpre-pray ako noon, ako'y binata, sabi ko, Lord, ako'y gusto mo kung pagpalain mo ako, hindi para mabili ko yung gusto ko, kundi para maging kapartner ako ni Pastor. Para pag may project siya, ako'y kasama niya. In fact, nung ako'y nasa Malolos, ako'y nag-preach, nandun doon si Dante, nag-preach ako, kinukwento ko how I take good care of Pastor Fajardo, how I take good care of the family. I always tell you, di ba? Kanya, marami akong bracelet. Hindi ito passion statement. Ito yung palatandaan, 96, 97, 98, 99.
hindi ko kinuha yung support ko, wala akong sweldo, nagtatrabaho ko. Sabihin na natin, sweldo pero support yun. Hindi ko kinukuha yung support ko sa church kasi binibigay ko pastor, kasi wala sila. Sabi nga ni Mrs. Fajardo, alam mo talagang dapan-dapa kami noon, hindi namin alam kung paano kami buhay, pero salamat, napunta ka pagka Monday, dinadala mo yung support, okay? Gusto ko sana magpatato, eh, hindi naman po pwede. Imagine, paano ko nabuhay ang family ko, 96, 97, 98, 99, wala akong support. Kanya sabi ng mga pastor, pagkatapos kong mag-preach, alam mo sabi nila, alam mo, pangarap lang namin dapat maging pastor lang eh. O ngayon, nagbago na. Anong pangarap mo? Ikaw na member namin, ako pastor mo. Ang tanong ko sa iyo, may bang hahangad ba, Bonnie, na ikaw ang maging member nila? May pastor bang lalapit sa iyo, Joshua? May pastor bang lalapit sa iyo, Arman? May pastor bang lalapit sa iyo, Jepok? Sana member kita. Kasi marunong ka mag-alaga ng pastor. You see? That's how I take good care of him. Sabi ni Jap kahapon, Dad, saan ka papunta? Kailangan ako ni Pastor Benny. Dad, Lunes, nandun ka na, tapos nito to. Sabi ko, nak, ministry na eh. Alam mo na yun. You see? Biglang sasabihin ni Pastor Benny, Joey, limitahan mo lang yung dadalhin, ha? Kasi birthday nga pala ni Princess, ni Attorney, may mga bisita siya. Sabi ko, ganun po ba? Sige po. Sabi ko to sa mga iba, pasensya na po kayo, hindi ko kayo masasama. Next Saturday na lang po. Okay? Oh, excited pa naman kayo. Pangako ko po, magagandahan natin. Kanya lang, meron po ako kasing ano eh. Ito po yung text ni BP. Ako yung taga-ayos, ako yung kalad-karen. You know what I'm saying? Ako yung tagawa, magitan ako yung gumagawa. Sabi ko, anak, pasensya na ha. Umaga, nasa Bethany ako. Sabi ko, sigurado kayo, they want me. Opo. O, di sige. Alas 10, takbo na ako sa Alabang. Pag nakita niyo ako nagmotor, ano lang yun, me time ko lang yun para sabihin kong, pangtanggal ng stress. You know what I'm saying? Pantanggal yun para mahanginan at ano, iikot ka lang. Pag sinabing, give us this daily bread, you've got to work. Pero dapat pag nagtrabaho ka, dapat ang pangarap mo ito. Okay? Hindi lang basta ikaw ay nagtrabaho per se. Okay? Hindi lang basta ano kung di, you have to work in partnership with your God and your pastor. Na sabi, Lord, pagpalain mo ko, naabot ko itong aspeto na ito kasi, okay? And sama mo siya sa mama niya. Kasi, partner ka ni pastor. Kasi meron kayong project. Alam mo, sabi ni Diyos, I will supply it. I will give you daily bread. But you've got to gather it. Kailangan i-gather mo. What does it mean? That's economy. That's God's economy. Ito yung pamantayan. Hindi ka bibigyan lang. Work is a part of God's purpose for your life. Maliban lang kung ikaw eh, may edad na at ikaw eh, kagaya ni Ate Bioli, hindi na siya nakakapagtrabaho. Pero nung kasi kabataan niya, nagtatrabaho yan. Oh, si Delia, nung kalakasan pa niya ni Miss Universe na? Hindi naman. Nagtatrabaho yan. Kanya lang sa edad nila, sina Beth. You see? Ito nga si Neri, may edad na, ayaw pang tumigil magtrabaho eh. Okay? Now listen, work is part of God's purpose for your life. Pag nagtatrabaho ka, it builds character. Okay? Mas maganda pa rin yung kinakain mo, pinagtrabahuhan mo, at pagpapala ng Diyos, hindi yung nakaasa ka lang. Di ba? Tapos ang ano mo, napaka-evil mo. Wala ka ng trabaho, evil ka pa. Ano evil? Ibili mo ko nito, ibili mo ko nyan, ibili mo ko nun. You see? Wala ka ng trabaho, ang arte mo pa, ang dami pang hinihingi. Ano sabi ng Proverbs 14:23? Sa lahat ng gawain, sa lahat ng pagtatrabaho mo, sa lahat ng pagsusumikap mo, mayroong pakinabang. You know what I'm saying? Pag nagtrabaho ka, nagnegosyo ka, may pakinabang. Pero yung labi, yung salita ng mga wala namang pakita, eh naghahatid ng karalitaan. Yung penury, karalitaan. Maraming tao naghihirap. Sabi ko nga, nung kami mga nag-aaral pa, ikaw ay nagbubulakbol, ikaw ay nasa kanto, nagbibilyar, nagtotong its, puro ligaw. Ngayong 38 years after, okay? Aanihin natin lahat yan. Pag hindi ka nagsikap,
pag hindi mo ginawang partner at hindi mo nakita yung necessities of life, tapos ka. Sabi ng Bible, hard works always pay off. Okay? Meaning, hindi ka basta magkakaroon lang ng talks, magkakain ka. No! Magtatrabaho tayo. Sisipagan natin. At nung ako'y nagtatrabaho sa Napocor, ako'y nagtatrabaho sa Sprague, I don't look for my salary. No. Kasi naniniwala ako na kaya akong pagpalain ng Diyos. Basta ino-honor ko siya. Basta binabalik ko yung bahagi niya, tatanggalin ko yung kasi nasubukan ko ng Diyos sa 5 piso eh. Sa paghuhugas ko ng jeep nung ako'y binata para makapasok sa school, tinatanggal ko yung tithe, yung 10%. Binabalik ko, dinibigay ko yung missions offering ko, yung commitment ko. My first verse was 300 pesos. Okay? That was 1985. You see? Kasi tinuro ni Pastor, ito lang yung budget ko, ito yung, sabi niya, kinikita. Di, yun yung bibigay ko. Oh. Pero mga kapatid, ngayon po, I was giving 1.1 million to this church as my offering every year. And I'm looking forward that it will increase as the time goes by. Bakit? Kasi dapat masipag. Hindi yung wala ka nang ginagawa, puro bisyo ka pa. May kilala kang ganyan? Wala na ang ginagawa, wala na contribution, demanding pa. Evil nga, evil. Hmm. Sabi ko, oh, ito yan na peace with the heart. Sabi ni Pastor, oh, ni Pastor, ano, ni Pastor Nable, Pastor, ito pa, oh. Hmm. Ito, ano yan? E-peace. Hmm. Ito, oh, BB peace. Sabi ko, pambira ka. Akala ko si Pastor Nable, conservative. You see? Hindi mo bibiro. Mabiro pala. You see? Sabi ko, salamat po sa pag-accommodate mo sa amin. Tanong ko sa iyo, masipag ka ba? May dahilan ba ang Diyos para pagpalaing ka? Okay? Eh, empleyado lang naman po ako dito eh. Si boss lang ang kumikita. No. Kailangan galingan mo para yung kumpanya gumanda, tumibay, lumakas. Para mas maraming customer. Dahil pag maraming customer, magpapatuloy yung kumpanya mo. Tama? Magtrabaho ka hindi para magpakita ng tao. Huwag kang magtatrabaho for compliance. Ano yung compliance? Gagawin mo kasi sinabi. No. Pag may inuto sa iyo, dapat pag ginawa mo, mas maganda, mas magande, mas maayos, at walang babalikan. That's what I did sa Sprague. That's what I did sa Napocor. When I was working, they always wanted me to work kasi alam nila quality. Alam nila, may resulta. Tawagin mo si Joey, ayusin to. Tawagin mo si Joey, siya kagawa niyan. That's what I did when I was working. Kanya sabi ko nga, pinakikinabangan ako sa kumpanya, pinakikinabangan ako ng Napocor, ng Sprague. Ang galing at nakakatulog na mahimbing yung boss ko, yung manager namin, yung supervisor. Tapos sa simbahan, wala akong contribution. Wala akong bahagi sa ministry ni Pastor. I always say, I'm not an employee that happens to be a Baptist. I'm a Baptist who happens to be an employee. I started when I was a student. I started when I have nothing, but I made God my partner. Bakit? Bread means necessities of life. Kailangan ko yun eh. Okay? Sa tingin mo ba kung naging pabaya ako ng binata, nung nagkaasawa ako, matitikman ko yung saprap na meron kang apo? Iba pala rin na yung may apo. Sinasabi ko sa iyo, iba yung may apo. Di ba ate? O, kitang-kita mo si Ariana, apo mo, hindi mo na makakarga. Iba pala talaga. Oo, pag nakita ko sa piyo, pag dumating na ako, tulad kahapon, hektik mula umaga. Okay? Tapos eh, sabi ko, tara, alis tayo. Pastor, ayaw kong umistart nung Harley. Itibat si nurse na yan. Opo, inistart, tapos ganito. Tino ha? Kabibigay nyo lang sa akin nung Harley, January. Okay? Yung baterya ay ayaw na eh. Ibagong-bago yon. Tama? Oh, mahal ang pagkakabili ninyo. Hmm. Lahat ng bago, pag nasa lupa, naluluma, na-obsolete, eh wala pang 1 taon. Tama? Oh, Pastor, huwag niyong gamitin kasi, biro mo, dala ko na yung jacket ko, yung helmet ko, yung gloves ko, papunta na ako sa appointment ko mula doon, pagkatapos doon, dediretso na ako sa Alabang. Hmm. Nawasak lahat. Sabi ko, sige, papanik mo lang kay Paolo to. Ano sasakyan natin? Dito na lang, bahala na. Sige, okay? Eh di wala. Nasira ba yung mood ko? Hindi. Bakit? The Lord will humble thee. The Lord will suffer thee to hunger.
to show to you that man shall not live by bread alone. Pag nagplano kami, binago ang Diyos, kaya mo bang harapin? Sige, tuloy tayo. Walang plan A, walang plan B, lahat plan A. Attitude lang. Tuloy kami. Sabi ko, dumating na ho ba kayo? Opo, punta muna kayo sa lang. Tapos, nandito lang po ako sa isang appointment ko at maaga lang to. Kayo'y kakaunin ko na. You see? We do that. We work. Okay? Pag masipag ka, kapartner mo ang Diyos, at kapartner ka ng ministry ng pastor mo, walang dahilan para hindi kanya pagpalain. Kasi sabi o, Proverbs 14:23, in all labor, pag nagtrabaho ka, there is profit, may pakinabang. Pag masipag, pag nagtatrabaho, am I right? May pakinabang. Tanong ko sa iyo, ikaw ba'y nakikinabang na? Okay? Bread represents the necessities of life. Bread represents God's word. Okay? Pag pinag-usapan yung bread, okay? Ito'y nagpapakita rin, nagre-represent ng salita ng Diyos. Anong sabi ng Matthew 4:4? Okay? But he answered and said, it is written, man shall live not only by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. Ito na po si Kristo, nung tinutukso siya ng Diablo, sabi ng Diablo sa kanya, ha, sige nga, talaga bang ikaw ay anak ng Diyos? But hindi mo gawing tinapay ang batong ito? Bakit po? Galing si Kristo sa fasting, 40 days. Walang kinain. Okay? Walang kinain. Tinanong ko ni Pastor James Lee, tika kahapon, sabi niya, how did you do the 40 days fasting? I just fast. I don't eat. I just drink, you know, water, then coffee. 40 days? Hindi ganang hina? No. I run. I do my exercises. Paano ginawa mo dun? I have something eh. Nag-cray ba ako sa pagkain? Yes. Pero nilabanan ko. Umabot ko ba ng 40 day fasting? I did. I have an answered prayer. You see? That was 2014. Kanya, hindi issue sa akin yung hindi kumain ng 17 hours. Hindi issue sa akin yung hindi kumain at magutom ng mahaba. No. Sanay na ako eh. Bakit? I will suffer thee to hunger. I will humble thee that you will know that man shall not live by bread alone. Iba sa inyo, ulam lang, nag-away na. Nawalan lang ng kanin, nainis na. Tama? Mali. Kanya sinaysay ni Kristo, inulit niya, as it is written. Okay? Sabi ng Matthew 4:4, nasusulat. Kasi tinutok siya, binubuyo siya. Sabi ng Diablo, kung talagang anak ka na Diyos, alam kong gutom ka, gawin mong tinapay ang batong yan. Alam mo, sabi ni Kristo, huwag mong tutuksuhin ang iyong Diyos. Nasusulat. Ano yung reference niya? Aba, yung Deuteronomy 8:3. Ito yung reference niya, at ikaw ay kanyang pakukumbabain. Meaning, he will humble thee. Pararanasin kang magutom. Pakakainin ka ng mana. Meaning, ito lang ang kakainin mo. So, content, okay? Na hindi alam ng tatay mo, hindi mo rin alam. Upang malaman mo, okay? Na ang tao'y hindi nabubuhay sa tinapay lamang kundi sa bawat salita ng Diyos na lumalabas sa bibig ng Diyos. Okay, what does it mean? The Bible is our spiritual food. When the Israelites were in the wilderness, walking towards the promised land, papunta na sila sa lupang pangako. Sabi ng Diyos, it will be a land flowing with milk and honey, meaning unlimited. Okay? Habang sila naglalakbay, ang Diyos, habang sila sumusunod, ang Diyos, habang sila nananalig, ang Diyos ay nagpapaulan ng mana. You know why? Because they have nothing else to eat. Dahil sila'y lumalakad, sumusunod, nagpapunta sa promised land, sabi ng Diyos, paulan ng kita. What does it mean? Sa tuwing sumusunod ka sa Diyos, sa tuwing niyayakap mo yung alituntunin at mga prinsipyo ng salita ng Diyos, kaya hong paunlarin ng Diyos ang buhay mo. You are the New Testament Israelites. Dahil tinanggap po si Kristo, yung mga pangako kay Abraham, ipupunta rin sa iyo.
Okay? You have nothing to eat dahil may pandemic. Pag sumusunod ka, nagpapatuloy ka, ba magugulat ka, may kontratang bago. Ba magugulat ka, bagla ka mabibigyan ng promotion. Ba magugulat ka, biglang may bibili. May proof of selling. Am I right? May delivery. May satisfied customer. You know why? Kasi lumalakad ka eh. God gave them bread to show them they needed more than physical food. They needed to depend on Him. Gusto ho ng Diyos na kahit may pagkain ka, nakadepende ka pa rin sa Kanya. Hindi mo sasabi, eh, kaya natin yan. Meron pa tayong mga pork and beans. May pork and beans pa ba? Kaya natin yan. May century tuna pa tayo. Meron pa tayong mga binling, mga sardinas. Kaya pa natin. No, no, no. The Lord will give you enough just for a day. Okay? Barely enough, just enough. Bakit? So that we will learn to depend on Him. Real life comes from by feeding on every word of God. Lord, anong pangako mo ngayong araw na ito? Hindi niyo napansin, mga kapatid, from 2014, August, up to now, October 2021, 88 months, every day, I gave you food. Every day. I write it. Okay? I give you something that you will have for every day. We don't just need physical nourishment. We need spiritual nourishment. Bakit po? May pagdadaanan tayo. May pagdadaanan tayo. Tingnan mo sabi ng 2 Samuel 22, 17 to 18. Tingnan mo ha. 2 Samuel 22, 17 to 18. Anong sabi ng Word of God dito? Okay? At siya ay nagsugo mula sa taas. At kanya akong kinaon, kinuha. And He drew me out of many waters. Okay, yung parabang nalulunod ka tapos kanya kayang kinuha sa maraming mga tubig. Verse number 18. Ano sabi? At ako'y kanyang iniligtas sa mga malalakas na kaaway, sa mga taong namumuhi sa akin, sa mga taong higit na malakas sa akin. Have you ever been in that situation that you felt helpless? That you felt you are nothing? You are being bewildered by so many things that are too strong for you. Hindi mo kakayanin. Yung COVID, hindi mo kaya yan. Yung stroke, hindi ko kaya yan. Yung overdose, hindi ko kaya yan. Yung pandemic to, hindi natin. They are strong, they hate us, and they were too strong for us. Mga minamahal, I would like to challenge you. We will all face things that are too powerful to us to stop you and to overcome you. Wawasakin ka ng maraming bagay. They will come too strong. They will hate you. They will be too strong for you. Hindi mo pwedeng takasan na aksidente. Sabi ko sa inyo, sumemplang na ako 2 beses. Hindi mo kayang takasan yan. Hindi mo kayang lupigin ng cancer at sakit. You cannot overcome bad breaks. You cannot overcome poverty on your own. Tama? Hindi mo kaya. Oh, naranasan ni Romy siya, full blood colonel na. Okay? May hindi nagustuhan sa kanya isang general. Abay, pinadala siya sa Mindanao. Okay? Sa Pagadian. They may be coming too strong. Pwedeng magmaktol si Romy, pambira, full-blood colonel na ako. Binibigyan ako ng trabaho pang tinyente. Galit na galit. Don't. On your own, hindi mo kaya. Bakit? 2-star, 3-star general yan eh. You know what I'm saying? May taong hindi matutuwa sa iyo. May taong magagalit sa iyo. May sitwasyong hindi mo kaya. On your own, hindi mo kaya. But listen, the enemy, the people that hate you, the economy, yung sakit, yung sitwasyon sa bahay, they are not in control of your life. God is in control of your life.
Am I right? Hindi mo kaya on your own. Matatakot ka. Yung bisyo, yung pagkalasing, yung bisyo sa pagkalulong sa droga, yung kapitbahay mong maingay, hindi mo kaya yan. Hindi mo kaya. On your own. Yung mga namumuwi sa iyo, they are not in control of your life. God is in control of your life. Ano sabi ng verse 17? 2 Samuel chapter 22. Okay? Ako'y kanyang kinuha mula sa tataas, pababa, kinuha niya ako, and he drew me out of many waters. Ano yung many waters? Verse 18. Ano yung many waters? Strong enemy. Yung namumuhi sa'yo. Yung malalakas sa'yo. Yung mga sip-sip sa kumpanya. Yung maninira at susulutin yung kliyente mo. You know what I'm saying? Yung mga asar sa'yo. They're too strong. But the Lord said, sabi sa verse 17, kukunin kita dyan, iaahon kita sa maraming pagsubok. God has always the final say. He's going to draw you out of the waters. Many waters. Okay? Siya yung mag-aalis. Perhaps sasabihin ng diablo sa'yo, hindi ka na makakaalis sa addiction na yan. Hindi ka na magbabago. Ha? Ikaw ay nada dyan, tanggapin mo na lang yan. Perhaps sa office, there are a lot of people that are too powerful. Hindi ka makasingit. Sinisiraan ka. Sasabihin, they will keep you back. Huwag ka nang umasa. You know what God is saying? Kaya ko yan, I can take you out. Kaya ko yan. Kaya kitang bunutin. Kaya kitang bigyan ng hedge of protection. Kaya kitang protektahan. Kaya kitang pagalingin. If you have been in my shoes, stroke, hindi big. Hindi ko mataas ang kamay ko. Sabi ng doktor, taas mo yung kamay mo. Diba? Magsalita ka. Hindi ba? Parang ako si Inuts. But when you look at me, I did not do it on my own. He drew me out. He took me from my waters. Too strong. Too big. Alam mo, sabi ng Diyos, it's no match for me. I'm about to turn things in your favor. Kukunin kita dyan. Bubunutin kita. I'll rescue you. Instead of you dwelling on your enemies, they're too strong. They hate me. They're big. Hindi ko sila kaya. But hindi mo tignan yung verse 17 that God can draw me out of my waters. But di mo tignan, kanya sabi ng Diyos, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. You know what I'm saying? God overrules. God can change. Hindi lang natin kailangan ng physical nourishment. Oo, kumakain ka. Oo, may damit ka. But you have enemies that hate you. You have things that are too powerful for you. Tama? Matatakot ka. Hindi ka na mag-aambisyong ma-promote. Hindi ka na mag-aambisyong humakbang. Kasi nagkasakit ka. Kasi ito na sinabi. Kasi. But you know what God said? Kaya kitang bunutin dyan. Kaya kitang bigyan ng panibagong simula. Kaya kitang bigyan ng pag-asa. That's why man shall not live by bread alone. That's why God said, hey, I'm just here. Okay? Bread represents God's word. Bread represents God's family and fellowship. You know what I'm saying? Pag nakakita ka ng bread sa Bible, aba, pinapakita nito pagsasama-sama ng magkakapatid sa Panginoon. Tingnan mo sabi ng 1 Corinthians 10:16. Okay? Pagka next what? No. 2 weeks from now, we're gonna have our Lord's Supper. The cup of blessing which we bless. Hindi ba ito yung communion of blood of Christ and the bread which we break? Di ba? Yung pinag-ahati-hating tinapay. Hindi ba ito yung communion of the body of Christ? So ibig sabihin, pag may Lord's Supper, okay? The bread represents God's family. The bread represents fellowship.
the bread, okay, is our community. Okay? Bread is the metaphor for the family of God. Ibig sabihin yan, mga kapatid, okay? Pag sinabi nating metaphor, ibig sabihin, it's a figure of speech. Pag sinabing bread sa Bible, okay? Hindi lang tinapay. O yung gardenya. Ano ba tinapay pa? Ano ba mga tinapay? Di ba yung pandesal na mayroong palamana? Hindi. It's about the family of God. The bread which we break. Hindi ba ito yung communion of the body of Christ? Ibig sabihin, kailangan mo ng eklesiya. Hindi lang basta nagtatrabaho ka, hindi basta, no, basta meron tayong to. No, no, no. Kailangan mo ng church. I would like to ask you, ito bang mga conversation na to similar sa'yo? Hey, kamusta ka? Ay, mabuti. Glad to see you, ha? God bless you. Ikaw din, ha? Have a great day. Tanong ko sa'yo, yung salitang kamusta ka, mabuti naman ako. I'm glad to see you, ha? Yeah, God bless. Ikaw din, ha? Ingat ka. Tanong ko sa'yo, are this conversation a true form of relationship? Subukin mo itanong, Karen, kay Mark, kamusta ka? I'm happy. Good to see you, ha? God bless. Yung ba hinihintay mo kay Mark? Yun lang? Bilang asawa? Yung ba hinahanap mo sa kapatid mo pag nagsimba ka? How are you, Fe? I'm happy. How about you? Good to see you. Ito pong mga conversation ito, hindi po nagpapakita ng true relationship to form. Ito po yung nagdudulot ng superficial interaction. Hindi po sila nagre-represent ng intensyon ng Diyos sa atin bilang mga magkakapatid. Dapat higit pa doon. Kanya nga, kung meron kayong group meetings na light bearers, puntahan niyo po yun. Kung meron po kayong kingsmen na pagtitipon, samahan niyo po yun. Okay? Kanya ako, binabad ko nung ako young people, nung ako'y nagsisimula, young people, kasama ako doon, basta sama. Abay, ma'am, yung konti, ako'y naging presidente na ng young people. Ma'am, yung konti, naging presidente na ako ng repairs. Ma'am, yung konti, ito na. Kasi kailangan ko sila eh. May alam sila na hindi ko alam. May naranasan silang hindi ko alam. I need to learn. I need to listen. I need to have a model that will inspire me. I need a mentor that will coach me. I need somebody to love. I need somebody to care. I need somebody to... Yun yung church. Hindi ka ibubulid yan sa iba. Pwede mong marinig yan. How are you? My question for you today is this. Ano ang temperature mo in relation to others? Meron ba tayong good relationship, warm relationship that we enjoy a close and deep fellowship sa pamilya mo, sa asawa mo, sa anak mo, sa Diyos, sa simbahan? O meron tayong lukewarm na relationship? Basta makita lang tayo ni Pastor para hindi na tayo paringgan yan sa internet. Basta magpakita lang tayo doon. Do you invest time? Huh? Or are we, as a church, are cold and we lack trust, we lack empathy, we lack emotional connection? Hindi ho, gusto ng Diyos yun. Ang gusto po ng Diyos, we have authentic, awesome relationship with each other. Kanya sabi niya, the bread which we break, is it this not the communion of the body of Christ? Dapat may relasyon. Dapat lumalago. Dapat tumitibay. Kailangan po natin ng mga small groups. Kailangan natin ng achievers. Kailangan natin ng distrito mo. Kailangan natin ang light bearers. Kailangan natin ng kingsmen. You need God's people in your life. Whether or not you have a physical family, may nanay kami, tatay kami, kaibigan ka, God wants you to be a part of His family that will last forever, and that is the ecclesia. Eh kung yun nga kamag-anak mo, tatablahin ka eh. Tama? Yung kamag-anak mo, susumbatan ka. You see? That's life.
Mamahalin ka lang nila pagka nagtagumpay ka, pag may sweldo ka, pag wala. Ay, who you? You see? God made the ecclesia to be a place of fellowship. Kanya, huwag mong kakalimutan, huwag kang makontentong nasa online ka. Bagamat we have a limited situation because of this pandemic, don't fail to fellowship. Have a deep, wonderful, growing relationship. You see? Sasadyain mo yan. You see? Is there anything that you want me to pray? Is there anything that you want me to do? Okay? Is there anything that I can be of help? Alam mo what gives me the courage to tell God, Lord, can you extend my life? Huwag mo naman akong patayin sa stroke. Huwag mo naman hayaan ako'y binuhay mo nga. Paano ako magsasalita? Paano ako mag-witness? Paano ako gagawin to? Paano mo ako pakikinabangan sa eklesiya mo? Lord, buhayin mo ako, palakasin mo ako para mas makatulong ako. Para pag kami mga taong nanulupaypay, nanghihinawa, gusto na sumuko, kakamayan, pupuntahan, ipapanalangin, tatawagan, sasabihin, hey, taya, tayo lang tayo. Tuloy natin ang pangarap. You know what I'm saying? You need an ecclesia. Sa tingin mo ba, Arman, Vilma, kakayanin nyo na itong si Stephanie maging Dean's Lister? Kakayanin nyo ba on your own kung walang ecclesia? Kung walang mga kasama yan? Am I right? Palagay ko kaya dahil andyan naman si Idoy eh. Okay? Pero iba pa rin yung meron pa rin kayong kasamang iba. At makikita mo assumption, tama? Premyadong eskwelahan. Kailangan, huwag niyong hayaan. Okay? Nawala. Sabi ni Ellen kagabi, kay Jeff tsaka kay Ems, kasi nagpaalam yung mga bata, Dad, kasi sabi nung bienang ko, sabi ni Jeff, doon muna daw, kasi nung makita ni Tatay Efren yung apo niya, talagang hindi na sila pinuwi. O sige, sige. Sabi ni Ellen, sige ha. Basta Miyerkules, nandito kayo ha. Magsisimba kayo. Bakit? Paglabas ni Jeff, May 7, 1989, that was Sunday, okay? Miyerkules, okay? Nasa church na si Jeff. Baby. May 14, nasa church na si Jeff. Okay? Camp of 1990, si Jeff nasa camp na. That's how we raise our kids. That's how we raise them. Ecclesia is a place for fellowship. It's ecclesia is a place where we'll grow. Sabi ni Ellen, gusto kong makita yung apo ko na nagsisimba. Gusto ko makita yan dyan. Okay? Dalhin mo yan dyan. Hindi na ako nagsalita. Bakit? Nagsalita na yung speaker of the house. Dadagdagan mo pa. Nagsalita na. O, tama naman sinasabi. Tanong ko sa iyo, is it the way you want your kids to be raised? Bread represents salvation. Okay? Ang tinapay, nagpapakita din ng kaligtasan. Okay? Pag pinag-usapan yung bread, hindi lang tinapay, kaligtasan din, kaluwasan. Ano sabi ng 1 Corinthians 11:24? At nang kansay nagbigay ng pasasalamat, biniak niya yung tinapay at sinabi niya, kainin niyo ito, ito yung aking katawan. Tingnan mo ha, ang binigay yung tinapay, ito yung aking katawan na nasira, nawasak, namatay para sa iyo. Nauntindihan mo? Ibig sabihin, bread speaks of salvation. Kung yung si Kristo hindi namatay sa krus, kung si Kristo hindi pinasan yung krus na sumisimbolo sa kasalanan ko at sa kasalanan mo, hindi tayo maliligtas. That's why the Lord said, take it, this is my body. What is that? The bread. You know what I'm saying? Yung tinapay. At ang sabi niya, ito'y nasira, ito'y nawasak, okay? Ito'y pinagputol-putol. Dahil sa inyo, dahil sa iyo, Josie, dahil sa iyo, Amy, dahil sa iyo, Benji, para maligtas tayo. You know what I'm saying? Ano sabi ng verse 25?
At pagkatapos din naman, kinuha niya yung saro. At pagkatapos siyang inumin, at sabi niya, ito yung saro ng bagong tipan sa aking dugo. Inumin niyo ito, sapagkat sa tuwing iniinom niyo ito, inaalala niyo. Kanya napakalaga ho ng Lord's Supper. Kanya pag alam mo may Lord's Supper, huwag kang liliban. Pumunta ka. Kasi pinapakita mo, ligtas ka, naiintindihan mo na may nagsakripisyo, may nagbayad nang dapat sana ikaw at ako magbabayad. Si Kristo nagbayad. Have you ever realized kung hindi mo tinanggap si Kristo? Have you ever realized that? In the act of communion, Jesus chose bread to represent His sacrifice body. Nakita mo? Nung pinili niya, sabi niya, ito yung tinapay na nasira, nahapak, dahil sa inyo. Okay? Ibig sabihin yan, every time na magpapartake ka ng Lord's Supper, iinumin mo yung juice or yung wine, pinapakita mo, inaalala mo, ganito ako kamahal ni Kristo, sarili niyang dugo, sarili niyang katawan, ang akan niyang binuhos para ako'y maligtas, para makarating ako sa langit kung sakaling ako'y mamamatay. Bakit po? Kasi sabi ng Romans 3:23, for all have sinned and come short of the glory of God. Lahat tayo'y makasalanan. Hindi tayo umabot. Meaning kapos, tama? Kapos. Tumira ka, hindi sumiyot. Kumuha ka ng dart pin, tinamo, hindi pumunta sa bulsay, sa pader. Kapos. Hindi tayo aabot. Lahat tayo'y makasalanan. Lahat tayo'y may sala. Ano sabi ng verse 23 ng chapter 6? At ito ang kabayaran ng kasalanan, kamatayan. Meaning, napahiwalay tayo. Okay? Napahiwalay. Ang banal na Diyos, ang Diyos na walang kasalanan, ay humihingi ng kanyang mga makakasalumuha sa langit. Dapat may kabanalang kagaya niya. Eh hubad ho tayo doon. So tayo po'y mabubulid sa impyerno. Tayo po'y mapapahamak. Tayo po ay hindi makakarating. Okay? Pero sa kanyang kadakilaan, sa kanyang pag-ibig, pinaraya niya yung kanyang katawan. Pinaraya niya yung kanyang dugo na siyang tumubos, maghugas. At ito yung regalo niyang eternal life. Ano sabi ng 5:8 ng Roman? At pinakita ng Diyos ang pag-ibig niya sa tat na nung tayo makasalanan pa, nagmumura, may paglilihim, addict, walang iya, sumasagot sa magulang ng durukot, scammer. Okay? Walang ginawa kundi manood ng porno, inuubos ang oras sa kati-TikTok. Ha? Oh. Kumakanta ka pa ng sana all. O kaya lamok. Di ba? Sabi niya, si Kristo'y namatay para sa atin. Ano yan? Yung tinapay. Ano yan? Yung kanyang katawan. Ano yan? Nabayubay siya. Okay? Nabayubay. Anong kailangan natin gawin? Okay? Ito ang ating mga sala. Tayo dapat magbayad. Tayo dapat ang mapahamak. Pero sabi ni Kristo, ginawa ko na yan 2,000 years ago. Naparito ako para mabuhay, yung katawan ko'y aking inihain, yung katawan ko ang naging hain, ako na pumasan, ako na namatay, ako na ang nagbayad at dugo ko ang pinagtubos. Anong kailangan natin gawin? Sabi ng 1 John 5:11, at narito ang patotoo ng Diyos ay nagbigay sa atin ng buhay na walang hanggan, at ang buhay ito ay na kay Kristo, sa kanya anak. Verse number 12, ang mayroong anak, may buhay, ang walang anak, walang buhay. Anong gagawin natin? Romans 10:13, ang sino mang tumawag, Lord, ako'y makasalanan. Ako'y walang kakayahang dalhin ang sarili ko sa langit. Ngunit ako'y nananampalataya na ikaw ang namatay, ikaw ang tumbos, ikaw ang nabayubay para magkaroon ako ng kaligtasan, ng kaluwasan, para matiyak ko papunta ko sa langit. You know what? God said, I love you. Ano man ang kailangan mo ngayon, whether physical, emotional, relational, or spiritual, umasa ka sa Diyos. Depend on God to meet the need that you have today. Okay? Pag sinabing tinapay, necessities of life. Pag sinabing tinapay, salita ng Diyos. Pag sinabing tinapay, church, fellowship, pagmamalasakit. Pag sinabing tinapay, family of God, the family of God, the church, the ecclesia. Pag sinabing tinapay, kaligtasan. Pag sinabi mong, give us this day, this daily bread, hindi lang tinapa yun, hindi lang pang ulam. Maraming bagay. Trust God to take care of you. Pagtiwalaan. How does God take care of us?
Okay? God always prevent us to make excuses. Ayaw ng Diyos na lagi ka nangangatwiran. Ayaw ng Diyos na sasabihin mo, hindi ko kaya. Marami sila. Malakas sila. Hindi ko kaya. Mali. Ayaw niyang nangangatwiran ka. Gusto niya, you will take a risk. Ano sabi ko sa inyo? Kung sakaling mamamatay ako, anong ilalagay niyo sa aking lapida? At least I tried. Sinubo ko. Sinubo ko noong 1996 na sinabi ko sa inyo, magtatayo tayo ng building kasi kinausap ko na ang Diyos. Sabi ko, si Pastor Benny lang ba? Si Pastor Abante lang ba? Si Pastor Gisalba lang ba ang mapapansin mo? Ako ba? Hindi. Si Sarasa lang ba? Lord, pagtiwalaan mo ko. Hindi ko sinabing, malaki problema ng church. Hindi ko sinabing, ang daming nawala. Hindi ko sinabing, wala akong alam. Hindi ko sinabing, hindi ko kaya. No! Sabi ko, tatayo natin to. Samahan niyo ako, hindi, tataposin ko to. God does not want you to have excuses. Tignan mo sabi ni Exodus 3:1. Okay? At inalagaan ni Moses yung mga kawan ni Jethro na kanyang biyanan, na saserdote sa Midian. At kanyang pinatubayan ng kawan sa likuran ng ilang na nasa bundok ng Diyos sa Horeb. Verse 2. At ang anghel ng Diyos, the angel of God, ay nagpakita sa kanya sa isang ningas ng apoy na mula sa gitna ng mga punong kahoy. At siya'y nagmamasid, tinignan niya. Okay? Na parang may ilaw na kay panglaw na hindi naman nauubos. Sabi ng verse number 3, ako'y pupunta nga doon at titignan ko, ba't ito'y hindi nauubos kanina pa? Hindi natutupok. Verse number 4, at nang makita ng Diyos na si Moses ay pumunta roon, sabi niya, Moses, ano mong nagsasalita? Walang tao. Narito po ako. Ayaw ng Diyos na pagkatinawang kang, Moses, ako na naman, ba't di naman to si J. Lord? Ako na naman. Moses, ba't hindi si Manny? Ba't ako lagi? Sabi ni Moses, narito po ako. Sa verse 5, huwag kang lumapit dito. Kubarin mo yung sapatos mo, sapagkat ang kinatatayin mo'y banal. Banal. Verse number 6, at sinabi niya, ako ang Diyos ng iyong ama, ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, ang Diyos ni Jacob. At tinago ni Moses ang kanyang muka, sapagkat siya'y natatakot na tumingin sa Diyos. Kumbang, yung feeling of unworthiness, di ba? Natakot siya. Sabi sa verse number 7, at sinabi ng Diyos, nakikita ko ang dalamhati ng mga tao. Nakita ko 20 months na kayong nasa pandemic. Nakita ko 20 months na kayong nakamask. Nakita ko 20 months na kayong nakapila. Nakita ko yung kapagkatian ninyo. God is aware and God cares. Are you following me? Nakikita ng Diyos na may kapatid ka na imbis na tumulong, nang-aaway pa. Nakikita ng Diyos na parang nawawala ka na ng pag-asa. Nakikita ng Diyos, I have surely seen the affliction of my people. Are you saved? Are you sure of going to heaven? Walang nangyayari sa iyo na hindi napapansin ng Diyos. Alam niya kung lumalaki puson. Alam niya kung lumalaki eye bags kasi hindi na nakakatulog. Alam niya yung gusto mong OOTD. Namimiss mo na yung pang winter. Alam niya yung gusto mong hopya. Alam niya yung kapagyatean. Alam niya yung nang-away sa'yo. Alam niya yung namumuhi sa'yo. Alam niya yung hindi nagbabayad. Alam niya yung nagbibigay ng problema sa iyo. Alam ko. Ano pa sabi? At narinig ko yung kanilang iyak. Dahil sa sobrang lupit ng kanilang mga amo. Kanya, huwag mong ipopo sa social media. Yung problema mo, yung awa niyo mag-asawa, yung awa niyo magkakamag-anak. Kahit binabash ka, huwag ka na sumagot.
Kasi ang Diyos sabi niya, I heard their cry. Si Mark Zuckerberg, hindi ka niya mapapakinggan. Gagamitin ka lang niyan. Hindi ka maiintindihan ng Twitter. Hindi ka rin maiintindihan ng Instagram. But my God can hear your cry. Alam niya kung sino nagmamalupit sa iyo. Alam niya kung sino nangangapi sa iyo. Alam niya kung sino nanggugulang sa iyo. Alam niya kung sinong nanulot ng trabaho mo. Alam niya. At ano pa? Alam ko rin ang kanilang kapagyataan. Alam ko rin ang kanilang panglaw. Okay? Alam ko. Alam ng Diyos. He's aware. He cares. He knew. Verse 8. Ako'y naparito para iligtas sila sa kamay ng mga Egyptians. At dadaling ko sila. Tatandaan niyo po, hindi lang gusto ng Diyos na ikaw'y maligtas. Gusto niyang dalin ka into a land of good land. A large land. A land flowing. Pag sinabing flowing, unlimited. Tama? Yung hindi mo na kailangan, pinoprovide pa. With milk and honey, sa lugar ng Canaanite, ng Hittites, Amorite, ng Perizzite, ng Hivites, at ng Jebusites. Okay? Verse 9, at narito. Tignan mo, ang daing ng mga anak ay dumating sa akin. Pagdadaing ka sa asawa mo, dadaing ka sa biyenan mo, dadaing ka kasi inaapi ka ng boss mo, sa Diyos ka dumaing. Kung dadaing ka laban sa kapatid mo na naaasar sa'yo, pinaringgan ka pa, dumaing ka sa Diyos. Bakit? Kasi naririnig ng Diyos. Dumating sa akin at nakita ko yung pagmamalupit, yung kapighatian na kung saan inaapi kayo. God always cares for us. Gusto niya na maintindihan mo na walang nangyari na hindi niya alam. Yung lumapastangan sa'yo, nag-take advantage sa'yo, alam niya! E saan ka nagsumbong? Kay Tulpo. Hindi si Tulpo sumbungan natin. Ang Diyos. Am I right? Ang Diyos, hindi rin si BBM, hindi rin si Lenny, hindi rin si Pacquiao. Ang Diyos. Verse 10, halika. Sabi niya, halika, pumarinig eh. Ikaw ang isusugo ko. Ikaw ang gagamitin ko para ilabas ang tao mula sa Egypt. Ang trabaho ni Moses, ilabas ang mga anak ng Diyos sa Egypt. Matagal ka ng ligtas, matagal ka ng mananampalataya. Baka ikaw pa pinagmumulan ng dahilan para huwag umalis ang tao sa Egypt. Pag meron bang kasama, pag meron ka bang kaklose, ano ba marinig? Reklamo, hinagpis, daing, pang-aaway o pag-asa? Pag meron bang nakarinig sa iyo, pag meron bang nakalapit sa iyo, giginhawa o mabibigatan? Sabi ng Diyos, ikaw magdadala palabas sa bandage, palabas sa kaguluhan, palabas sa kapagitan. Ikaw! Ako? Ikaw? Ikaw? Ikaw padadala ko doon. Sabi ni Moses, sino ako? Verse 11. Sino ako para pumunta kay Paraon? Sino ako para dalin sila? Ang dami ko ang issues. Di ko nga maayos ang buhay ko eh. Ba't ako? Ano ka makakatulong kung ikaw laging nahingi ng tulong?
Anong gusto mo? Ikaw nag-aabuloy, ikaw inaabuloyan. Anong gusto mo? Ikaw umuintindi o ikaw ang iniintindi? Anong gusto mo? Ikaw humihingi ng tawad o ikaw nagpapatawad? Anong gusto mo? Ikaw nagpapahiram o ikaw ang humihiram? Sabi ni Moses, Lord, sino ako? That's why I always say, I make myself strong physically, emotionally, mentally, spiritually. I read for 1 hour a day. Every book I have, I read. 1 hour, bakit? Because when I read, it sharpens my mind. The book that you're reading today, okay? And the people that you hang out with every day will determine sino ka next year. Nagbabasa ka ba ba? O puro ka kay TP? Puro ka kay Pinoy Vlog? Nagbabasa ka ba ba? Okay? Nakatulugan ko na kagabi. Sabi ni Jeff, Dad, nakatulog ka na rito. Ay, sorry. I was just reading eh. Pasok na po ako. Ah, sige, nak, thank you ha. Pasok na rin ako. Nakatulugan ko na yung pagbabasa ko. Okay? I read. I exercise. Not because of anything else. Because I want na pag may nangyari sa'yo, bubuhating kita. I want na pag nadapa ka, kakadlungin kita. Okay? I pray for 1 hour a day. Less. Minimum of 1 hour a day. Bakit? Para pag lumapit ka sa akin, ipag-pray mo ako, Pastor. Ito, kahit magsabi ka o hindi, pinagpipray kita araw-araw. Walang araw na hindi ko pinagpray si Ayon at saka si Joey. Walang araw na hindi ko pinagpray si Judge. Walang araw na hindi ko pinagpray si Nika. Walang araw na hindi ko pinagpray si Alexa. Walang araw na hindi ko pinagpray si Aliana. Walang araw na hindi ko pinagpray si Leah, si Sophie, si Katiana. Walang araw na hindi ko pinagpray si Nicole. Every day I pray for 1 hour. Ngayon ka prayer partner ko pa si Bron. And I listen to people. Kahapon 5 hours, nakikinig lang ako kay Evangelist Vincent Vicencio, kay James Litica, kay Pastor Benny. Nandun lang sila, ako nakikinig lang. I listen. Why? I need that. Sa Bible ba yan? O di Luke 2:52, tignan mo, sabi ng Bible. Luke 2:52, and Jesus increased in wisdom. Okay? Bakit lumago sa kaulungan? Nagbabasa! Pag may humingi ba ng payo, ng papayo mo? Ano yung papayo mo? Pag may lumapit sa iyo, ano yung papayo mo? Bahala ka sa buhay mo. Eh, may lubid. Pikti ka. Dapat lumalago tayo sa karunungan. Ano pa? And stay sure. Dapat, pag alam mong may issue ka sa sugar, huwag ka nang kumain ng sugary food. Tama? Pag may issue ka na sa blood pressure mo, huwag ka na kumain ng chicharon. Pag may issue ka na sa gout mo, huwag ka na kumain ng 20 piraso ng mani na dudukot-dukot ka pa. Na ngayon, iika-ika ka. Hindi ka makalakad. Inalo ka lang ni Mrs. Fajardo ng mani, kumuha ka, 3, 4, 5 supo. Tapos hindi, ito lang naman to, ito lang ha. O mamayang konti, iika-ika ka na. May nakita kang ganun, Moreng? Ha? Iika-ika? O, bakit? Namamaga ang paa. Bakit? Alam nang may issue sa mani, di ba? Kumain pa. Hindi mapigilan. Dante, magbago ka. Okay? O, increase in wisdom and stature. Ano pa? Having favor with God. Ano yan? Prayerful. Am I right? Pag may lumapit pa sa'yo, Brad, pag-pray mo ako, tumigil ka. Ako nga, may problema. So, ang galing kong uso mo dyan. Eh. Pray ka. Dagdagukan kita dyan. Namatayan nga kami. Ano pa? And man, can people just, some people don't need an advice. They just want somebody to listen to them.
Pinalalakas mo ba sarili mo? For 38 years, I read. Kanya, pag nakita mo yung tabi ng kama ko, puro aklat yun. I read. I sharpen my mind. I exercise, okay? I want to increase in stature. I want to have the favor of God. And I want people to know. Tuesday, I'll be going in Batangas because sabi ni Pastor Prudentino, Pastor, meron ditong ano eh, punta ka. Okay? Sige, sige. Eh, hiningi ko na kay Pastor Benny. Ikaw mag-exhort ha, ikaw mag-ano, mga 11 to 12. Pero dapat alas 8, nandito ka na. Batangas City, alas 8. Di anong oras ako haalis? You know what I'm saying? Sabi ko, Lord, sige. Eh, that was Tuesday. Eh, anong oras ako na-uwi pagka Monday? Di ba meron kaming BMA Chronicles? Natatapos yan. Alas 11. Eh, natatapos ang usapan. Alas 12. Oh, sabi ko, sige. Ako'y matutulog na lang. Sabi ko, Pepat, sasama ka ba? Sasama ako, sige. O, sige. Eh, sabi ni tatay, mag-preach daw ako dun. Eh, sige, preach. Oh. Kung ako'y mahina, kung ako'y marupok, kung ako'y hindi lumalago, can I do that? Ano sabi ni Moses sa verse number 11? Sino ako? Hindi ko kaya yan. Kanya, ngayong bata ka pa, ngayong wala ka pang trabaho, ngayong, hasain mo na sarili mo. Galingan mo. Magbasa. Maging malapit sa Diyos. Maging matatag, maging matibay sa lahat. Para pag sinabi niya, gusto kitang gamitin para magdala ng tao palabas ng Egypt. Hindi ka sasagot, sino ako? Bakit ako? Mali! Dapat, sige Lord, sama ako. Ano sabi ng chapter 4 verse 1? At sinabi ni Moses, narito, hindi naman lang ako paniniwalaan eh. Hindi nga lang pakinggan yung boses ko eh. Sasabihin na, hindi naman nagpakita Diyos sa iyo eh. Le, pakita, pakita. Huh? Verse 10. Ano sabi niya? Lord, hindi po ako eloquent. Hindi ako magaling magsalita. Mabagal po ako. Bulol po ako. O diba? Verse 11. Sabi ng Diyos, sino gumawa ng bibig mo? Sino gumawa ng mga dumb at deaf? Sino nagbigay ng paningin at sino bumubulag? Hindi ba ako? Dahil hindi ko nagamit ang Harley ko in 3 days, yung baterya, hindi gumana. Alam mo bakit? Pag hindi mo ginagamit ang talent mo, sabi ng Diyos, sino gumawa ng dumb at ng deaf? Ako. Sino nagbigay ng paningin at nagtanggal ng paningin? Ako. Pag hindi mo pinagamit yung talent mo, kung tumutugtog ka, hindi mo ginagamit? Okay? May talent ka, hindi mo ginagamit? Aalisin ng Diyos yan. Babawiin ng Diyos yan. Kanya dapat wala kang excuse. Dapat magagamit mo. Okay? Sino ang gumawa ng bibig? Ako, di ba? Sino nagbigay ng paningin? Di ba ako? Sino mag-alis dyan? Ako rin. Sino nagkumuha ng mga dumb at deaf? Ako rin. Ako rin ang magbibigay niyan. Kanya, kung meron kang dapat lapitan ang Diyos, doon ka magpalakas. Doon ka magpasikat. Sa Kanya, am I right? Sa Kanya. Mga kapatid, sabi ni Moses, God, I cannot do such a thing. Hindi ba ito rin ang katwiran mo? Lord, mahirap lang ako eh. You start where you are, you use what you've got. Ano meron ka? Sabi ni Moses, Lord, I stutter, I stammer. Lord, bulol ako eh. Hindi ko kaya magsalita eh. O diba? I'm not a good speaker. I love the way God talked to kay Moses, protest and excuse. Ano sabi niya? Verse 11, sino gumawa ng bibig mo? Sino gumawa ng pipi at pingi? Sino gumawa ng paningin? O sino gumawa sa bulag na tao?
hindi ba akong Panginoon mo? God asked, who made your tongue? Who made your voice? God was reminding you, God is reminding me, Moses, I already put in you exactly what you need. Nasa iyo na. Kanya lang hindi mo hinahasa. Hindi mo ginagalingan. Ang nakikita mo, limitation. Nakikita mo, stutter, stammer. Nakikita mo, kakulangan mo. Kanya nga, pag tinignan natin sa kulang. Pero pag nasa Diyos, panalo! There'll be too strong. There'll be people that will hate you. But God will lift you out of your many waters. Nilagay ko na lahat yan eh. You know what God is saying? I want you to draw out what I have given you. Ilalabas mo na lang yung nanya dyan. Use it for my honor. Binigyan kita ng talino, marunong ka tumugtog, marunong ka umawit, marunong ka mag-serve, marunong ka to. Gamitin mo sa karangalan ko. Gamitin mo para mapabuti pamilya mo. Gamitin mo para mapabuti tropa mo. Gamitin mo para mapabuti buhay mo. Ayun me. Hindi mo gamitin para mang scam. Hindi mo gagamitin para masira ang buhay ng iba. Gagamitin mo para sa karangalan ko, para gumanda pamilya mo. Alam niyo po mga kapatid, I always tell you when I became a pastor 1996, sabi ko nga, pastor, sasama ako sa iyo. Bakit? Alam ko, hindi ko kaya. Sabi ni Rene, ba't ka sasama? Ba't aalis ka? Sinong mag-ano rito? Kayo na lang, bahala kayo dyan. Sabi ni pastor, maiwan ka. Ikaw magpastor dyan. Pastor, hindi ko kaya. Sabi ko, sige Lord. Total, sabi ni pastor eh. Kalad-kari naman ako eh. A year after, we have a building. Not because I'm good. You know what I did? I draw out what God has given me. I draw out what He has given me. He equipped me and I use it to glorify Him, to honor Him for the good of my family, for the good of my friends, for my own good. Pero isang mama, bata, naglalaro siya ng basketball. Passion niya yun eh. Nag-tryout siya. Kanya lang din siya binigyan ng chance. Sabi niya, ikaw pwedeng basketball player, ang lit mo eh. You will never be able to play on my team. So itong batang to, devastated siya. Sabi niya, gusto ko talaga maglaro ng basketball eh. Dinala siya ng nanay niya sa school. Uwi na sila. Sabi nung kaibigan niya, oh, sabi nung nanay mo, hindi ka daw nakuha sa team. Oo eh. Eh, kasi maliit ka daw. Pandakeko ka. Putot. Nasaktan yung bata. Sabi niya, mira, tingin sa akin, maliit. So he went home low and dejected. Later that week, the following week, nagkaroon ng announcement ang school. Dahil marami nag-try out ng mga bata, gagawa tayo ng Team B. Team B. E di nag-try out ito, ang batang ito. Nag-try out siya. Nag-try out yung Team A at saka Team B. Okay? Naglalaro na yung Team A, Team B. Yung Team A, lamang ng 2 puntos. E di yung Team B, aba, naglaro. Dying seconds, nakuha nung bata yung bola. Itiniras na 3 points. Sinyut. Nice shoot. Panalo. 1 point. Sino nanalo sa championship? Yung Team B. Bakit? Yung batang nireject sa Team A, napunta sa Team B, pero hindi nawala yung galing. Hindi nawala yung kumpiyansa. He felt low and sorry, devastated. Pero sabi niya, meron akong galing eh. Isushoot ko to. Isushoot ko to. Gagalingan ko. Nanalo yung Team B. Now consider this question. Sino nagbigay sa kanya ng kakayahang mag-shoot? Hindi ba ang Diyos? Kahit maliit siya, sino ang nag-alis sa kanya sa Team A? Pinahintulutan ng Diyos. Bakit? Para tignan kung shoot pa rin siya. Ikaw, tinanggihan ka lang. Nawalan ka na ng pag-asa.
may timbi pa naman eh. Pwede pa namang manalo eh. Tama? With God, everything will be okay. The point is this, other people do not determine your potential. God determines your potential. God determines what you have inside. You have seed of greatness. Ano sabi ulit ng verse 11? Sino gumawa ng bibig mo? Sino gumawa ng bingi? Sino gumawa ng pipi? Hindi ba ako? Ako? What does it mean? Ano man ang sabihin ng mga tao, ano man ang sabihin nila, hindi binabago niyan yung itinanim ng Diyos sa iyo. Tanga ka eh. Hindi totoo yun. Wala ka ng pag-asa. Hindi totoo yun. Meron kang seed of greatness. May kagalingan ka. Kung ako ngang buraot na ganito, eh, maraming pagkakamali eh. Pinagkakatiwalaan eh. E ikaw pa kaya? Alam niyo mga kapatid, don't allow the negative words or attitudes of others nagkaroon ng ugat sa puso mo at hindi ka na magpupunyag eh, na pumunta sa promised land. Hindi dahil may nangantsaw, hindi dahil may nangyaring pangit. Ano sabi ulit? Aalisin kita sa many waters. They are too strong for you. Okay? They will hate you. You remember that? Hindi mo kakayanin on your own. But with God's help, pwede. Can you say that? With God's help, pwede. Come on, say it. Kaya. May lalapit sa iyo magpapagawa. May pagpapapirma ng kontrata. May magtitiwala. Maabot mo yung goal mo. Makakatapos ang anak mo. Matatapos yung dapat yung harapin. Bakit? With God's help, kaya. Am I right? Pwede! With God's help, kaya. With God's help, pwede! Sino ba gumawa ng bibig? Sino ba gumawa nito? Hindi ba ako? God is asking you today, who told you are too small? Sino ko sabi hanggang niyan ka lang? Pag sinasabi ko ho, ang Golden Treasure Baptist Academy is now a model status. Paano nangyari? Hindi ko rin alam eh. Sabi ng mga pastor kahapon, sino nagsasalita? Yun po yung bagong administrator. Huh? Sino yun? Ayun po yung principal. Bata pa! Eh, 22 years old lang ho yan. Bakit? Anong bakit? Bakit hindi? Dito ho lumaki yan. Dito nag-aral yan, nursery. Hindi ba maganda na magugulat sila? Hindi ba bulol yan? Hindi ba ganito yan? Eh, ba't ganyan na? With God's help, pwede. With God's help, kaya. Am I right? Hindi help ng mayora. Hindi help ng pangulo. Hindi help lang, you know, noong Friday, tumawag si Senator Bongo, Bishop. Ay ko, mambira ka, naaalala mo na ako pagka-election eh. Hindi po, ito po, baka kailangan nyo malasakit. Pag-usapan natin, kausapin mo si Kong. Don't talk to me. Talk to him. Whatever you talk, I'm okay. I trust him. Sa inyo po ako una nagpunta eh. I know. Okay? Kayo mag-usap. Whatever you talk, I'm okay. Who told you you're small? Who told you you're not intelligent? Sino nagsabi? Nanay mo? Ikaw, ano mo? Hindi ka gaya ng ate mo. Hindi ka gaya ng kuya mo. Hindi ka gaya ng pisa natin. Hindi ka gaya ng iba. Tanga mo eh, girl. Huwag mong paniwalaan yun. May nilagay na kagalingan ang Diyos sa'yo. Kanya, hindi ka nagsisikap kasi ang pinakikinggan mo. They're too strong. Hindi ko sila kaya. They hate me. Naalala mo yung talata, 2 Samuel 22 verse 17 and 18? Naalala mo yung kanina? Ano sabi? Ako'y nilabas niya out of many waters. Verse 2, 18. Ano sabi niya? Strong enemy sila. They hate me. They were too strong. Pababayaan mo sila magdikta ng kinabukasan mo?
Pababayaan mo? Dahil too strong? That they hate you? That they are strong enemy? Ano sabi ng verse 17? Ako kukuha sa'yo. Kahit nasa talipapa ka lang, pasisiglahin kita. Kahit nasa paray ka ng Pasay, pasisiglahin kita. Kahit sarado mga tindahan, pag-uunlarin kita, ipopromote kita because I will draw you out. With God's help, kaya. With God's help, pwede. Who told you that you don't have the necessary talent? Sino nagsabi sa'yo? Who told you that you don't have the talent? Tanda ka na, Sofiyo, Didit, wala na kayong pag-asa. Who told you that? Malu, matanda ka na. Who told you that? Caleb said, I want this mountain when he was 80. Abraham has received his own son when he was 100. Who told you that you're over? Magiging general ka pa, Romy. Magiging mabuti kang businessman, Arnold. Karen, who told you na wala nang iibig sa'yo? Chuck. Jessa, sino sabi malit ka? Milan, sino may sabi ganyan ano lang? Sino may sabi sa'yo na Elian ang ganyan ka lang? Cleve, sino nagsabi? Joaquin, sino nagsabi? Hindi ka bibigyan ng pangarap ng Diyos na hindi niya ka bibigyan ng necessary things na kailangan mo. Meron kang dream, meron kang desire. With God's help, pwede. With God's help, kaya. He does not call us to do something without giving us the ability para gawin yan. You have to realize that God has matched you with your world. Tatapatan ka niya. I-empower ka niya. Gagalingan ka niya. Ang tanong, nananatili ka ba sa Diyos? Kanya napakaganda that we have the bread. It talks about the Word of God. It talks about the necessities of life. It talks about the church. It talks about salvation. We need the bread. Hindi ka lang sa tinapay mabubuhay kundi sa bawat salita ng Diyos. Kasi pagka wala kang salita, pag wala kang sa fellowship, pag wala kang Word of God, hindi ko kaya. Maliit ako, putot ako. Hindi ako magaling. You may feel you will not able to accomplish your dreams. You've got to get beyond your feelings. You've got to get beyond the limitation. You've got to go. You have the seed of God. And that is Jesus Christ. God, you have to understand this, will not put a dream in your heart without you first being equipped with everything you need to accomplish. If you feel you don't have the necessary wisdom, the talent, the ability, the resources, remind yourself, God has matched me with my word. He has put in me what I need. With God's help, pwede. With God's help, kaya. May isang pastor, sabi niya sa asawa niya, na lalaki, lagay mo itong 1,000 piso sa Bible ng asawa mo. Ha? Huwag kamingay! May gagawin tayo. Bakit po? Basta! Ah, sige. Mrs., tumayo nga po kayo. Do you trust me? Opo. Gagawin ba yung pagsasabi ko? Ayaw po. Buksan mo yung Bible mo, bigyan mo ko ng 1,000. Wala po akong 1,000, Ross. Wala nga kami pumasahe. Akala ko pinagtitiwalaan mo ko. Opo. Buksan mo yung Bible mo, bigyan mo ko 1,000. Wala nga po. Buksan mo! Pagbukas niya ba, may 1,000? Paano ho nangyari yan? Binigay ko sa iyo. Kanina. Binigay ko sa mister mo. Sabi ko, ilagay dyan. In a similar way, sabi ng Diyos, bigay mo nga ako nito. Wala akong kakayahan dyan.
No, binigyan na kita. Tatanda mo to. You cannot give something that God has not given you first. Hindi ka pwedeng magbigay nang hindi ka muna pinagpala. Hindi ka pwedeng magkaroon ng kakayahan nang hindi ka muna in-improve ng Panginoon. What God did is this. God will not and never ask you for something without first depositing it within you. Okay? Kanya nga binigyan ka ng trabaho eh. Kanya nga binigyan ka ng negosyo. Okay? Para magkaroon ka ng kakayahan na yung merong kang tinanggap, lalong dumami, kasi pinarter mo sa Diyos, kasi pinarter mo sa ministry ng pastor mo, kasi sabi mo, abay, gawin natin to. Doon ho kami pinagtiwalaan ng Diyos. Hindi ako naging limitado. If you will dare to take a step of faith, lalakasan mo loob mo. Okay? You will discover marami kang gift, marami kang kayaan na hindi mo na-realize na meron ka pala. Ay! You know why? With God's help, pwede. With God's help, kaya. Hindi mo lang nakikita. God is looking for something. God is looking for people that He could help. Will you be a cup? Or will you be a straw? Pag cup ka, pupunuin ka lang. Tama? Cup eh, di ba? Hanggang yan lang. Are you following me? Pag straw ka, dadaanan ka. Are you following me? In God's economy, gustong ba cup ka lang, tanggap ka ng tanggap, wala namang nalabas. Kaulad niya, to the good of his family, to the good of the ministry, I'm in. With God's help, pwede. With God's help, kaya. Ayoko maging cup. Gusto ko maging straw. Okay? I will be a straw. I can be a channel of blessing through me to other people. That's the kind of person that God would bless. Ano excuse mo? Nahihirap na po ako. Wala na nga kami magagawa. Di tatagap na lang ako. Is that your excuse? Kanya dapat huwag palang mag-pray na dapat pagpalain ako, magkaroon ng negosyo, magkaroon ako ng magandang trabaho. No! Dapat ang prayer mo, Lord, gawin mo akong istro na magiging channel ako ng blessing. Okay? Two verses and I'm closing. 2 Corinthians 9:9 at verse number 10. Anong sabi? 2 Corinthians 9:9 and 10. Gaya na nasulat, siyang nagsasabog, siyang nag-aasik, okay? Siya rin ang magbibigay sa mga hirap at ang kanyang katwiran ay mananatili. Verse 10, okay? At siya na nagbiminister ng binhi sa mga nagtatanim ang magbibigay din ng pagkain at magpapadami ng mga tininom mo at mag-i-increase. Bakit? Hindi naging cup, naging straw. God will supply the seed sa nagtatanim. Ang Diyos magbibigay ng tinapay sa kumakain. Siya rin ang magsusupply ng pangailangan
excuses. Eh, di naman ako mayaman eh. No, mayaman ka. Bakit? May Diyos ka eh. Iba ka. You see? Naalala mo sinabi ng Bible one time? Nagpakain siya. Sino may tinapay dito? Magkano po yung tinapay? Sabi ng bata, ako po. May dalawang isda naman tinapay. Yun ba'y mayaman? Hindi. Tama? Mahirap. Pero nagpagamit. Siya ba'y straw? O siya ba'y cup? Straw. Tama? Ano kapalit? Labing dalawang bakit? Bakit? Pinagpala siya eh. Oh. Verse 12 ng 2 Corinthians 9:12. Sapagkat ang pangasiwa sa paglilingkod na ito ay hindi lamang nagsusupply. 2 Corinthians 9:12. Sa paglilingkod, hindi lamang tumatakit sa pangailangan ng banal, kung hindi umaapaw. Pag naging istro ka, hindi lang susupply yung pangailangan mo. Papaapawin pa. Pasasaganahin ka. Bakit? Kasi blessed ka. Are you a cup? Or are you a straw? Ano sabi ni Moses? Kahit mahirap ka, am I right? Huwag kang maging cup, maging istro ka. God does not want you to have your excuses. God does not want you to have those excuses. Hindi ko kaya, mahirap lang kami. No, with God's help, pwede. With God's help, kaya. Let's all stand up, please. Father, we thank you. Maraming salamat. Pagpalain mo kami.